remembering ano kaya yung pinakamahirap na interview question na sa tingin nyo ay natanong sa inyo nung nag-apply pa lang kayo? I mean, it's not a hard question. Nakaranas ka na bang magpasok ng pagkain sa production floor? Minsan pa. Ano sa tingin mo yung benefits ng pagtatrabaho sa call center industry? For me kasi as a single mom. Ano yung sa tingin mong sign na tenured ng isang call center agent? Do you mean yung salary or kahit yung range na lang? Ganun din pa, 24. Hi Meta Peeps! So for today's video, dumayo tayo dito sa Araneta Center kung saan maraming call center companies and makikichika tayo sa mga call center agents kung okay nga bang mag-work sa mga BPO companies here. Kaya without further ado, let's get started! Gaano ka nakatagal nag-work as a call center agent? For 7 years. 12 years in BPO industry. Almost 10 years na. Almost 1 and a half years. 9 months pa lang. Mag-1 month. Actually, bago pa lang po. Okay, bago pa lang. Mag-1 week pa lang. Ano yung mga accounts na na-handle mo? I handle financial, healthcare, and retail accounts. Hotel reservation, tsaka satellite radio. Online gaming. Ah, wow! Online gaming. Tapos yung last ko is electricity. Retail and mga customer where we handle mga nag-apply. Sa tagal mo na sa BPO, ano sa tingin mo yung sign na tenured ng isang call center agent? Anong napapansin mo? Marunong na maghadukin. Hadukin! Nako, patay tayo yun. Yung mga hadukin na yun, yung mga malupit ang galaw ng mga legendary. Yes, totoo yan. Yung mga tenured, no, nag-ahadukin yung iba. Diba, nakita mo yung isang naglalakad na empleyadong call center agent, paano mo masasabing tenured na siya? Yung idealist, yung parang kanina, nakagento lang sa pants nila. Pag nakatago lang yung idealist dito, no? Sign na tenured niya. Tsaka nag-apply sila sa mga biyasa na mga tenured agent na nag-apply sa ibang call center. Hmm. Yung mga formahan nila yung ganito lang, naka-t-shirt. Pag nakakita kayong mga tenured agent na nag-apply, naka-jacket lang, t-shirt. Kahit na alam, minsan naka-shirt, yung mga madalas buhapasa eh. Laging tulala. Oh no! Kasi iba-iba rin talaga pagdating sa mga accounts na hinahandle. Talagang andyan yung stress. Lalo na pag ikaw eh talagang workaholic ka. Mga panalita, yung mga slang na gano'n. Formal po sila, kumbaga professionalism po. They're good with handling calls na. Ah, okay. Kapag magaling kapag na mag-call. Kaya nila mag-manage ng mga irate customers na eh. Ang daming call center company, pero bakit yan yung pinili mong company ngayon? Kasi family yung tingin niya sa mga agent. A good environment. Better offer, more opportunities. As of now, ano na ako, SME na. From all that I have applied for, sila lang yung na-reach out sa akin eh. Bakit kayo natungtong or napunta sa call center industry? High paid jobs kasi siya, in fairness. Tsaka dati, wala talaga akong balak mag-call center kasi nga, galing province, tapos di marunong mag-English. Pero as the time goes by, bongga naman ah, na-develop naman siya. Nag-start ako sa mga labor works like baggers, SM. Kaso nalaman ko na I can use my communication skill to apply sa BPO. Wala lang, trip lang. Wala akong magawa sa bahay. Gusto ko lang ng challenge since student nga ako. Then gusto ko lang may mapagkaabalahan. Since maluho ako, gusto ko ng sarili kong source of income. Experience since nakikita ko lang to sa dumadaan siya sa social media din. Same with Ara, kasi it has been one of the jobs that has been so in ngayon. And I also would like to talk to a lot of people, not just here in the Philippines as well. Kasi sobrang dal-dal ko talaga. So ayun, yun lang yung job na naisip ko na parang okay, bagay siya sa akin. Yeah. At saka kasi I'm boring sa bahay, so why not use your time to make money. Ganun. Well, now that you're gaining insights kung ano nga ba talaga ang mga ganap sa call center industry and you're already interested to apply, Metacom surely has the right account for you. Just click the link in the description box below to fill out the online application form and one of our recruitment specialists will reach out to you. Kailang application kayo bago pumasa? Isa lang po. Isa lang din. One lang. Tapos phone interview, then the next day, go na! This is the second company. The first one is nung nag-apply ako, hindi sila tumatanggap ng student. So, okay. Lumipat ako. Good to know naman tumatanggap sila. Katulog na ba kayo while on call? Hindi pa. Hindi kasi ako antukin talaga pagka-calls. Pagka-queuing talaga, hindi ka talaga makakatulog. Pero pag may mga avail, siguro mga pag 20 minutes, yun, makakapikit ka ng very, very cute. Hindi. Pag-avail lang, ganun. Ay, natutulog ka? Hindi. Drip lang, ganun. Not yet. No po. Ano yung mga benefits and incentives na say na nakukuha nyo dyan sa company nyo? Ang communication skills in English, ganun. Mas may improve. Tapos incentives siguro financial, ganun. Well compensated naman. Hindi, ganun. Same as you ba, Ms. Jack?
Yes, same lang din naman. Like ngayon, yung sa may account namin ngayon, madaming parara na tinatawag, parara ng mga account namin. So, every month, may pa-incentives talaga. Well compensated. Oo, true. Super. Any salary or kahit yung range na lang? 24. All in na yun? Yes, package. And then pa 24. Depende din sa tenurity nyo sa call center yung that's offer. Oo. Okay. Pagka more than 5 years kayo or whatsoever, aabot siya ng mga line of 3. Yung package lang yun. Mm-mm. Pag mga newbie, as far as I know, mga nasa, abot naman siya mga 20s. Ano yung highest education na natapos mo? Senior high school graduate. 4-year college graduate. Medical technologies. And associate in hotel and restaurant management. Senior high school. Senior high school graduate po. Pero bakit hindi mo pala pinurso yung course mo at mas ginusto mo pa ang BPO ngayon? After ko mag-graduate, naranasan ko magtrabaho, kumita ng pera. Ayun, nag-focus na ako sa work. Well, to be honest, kasi back then, medyo bababa pa yung compensation eh. So, okay. I have to go another industry, so which is BPO. Nakaranas ka na bang magpasok ng pagkain sa production floor? Minsan, pag nakahoodie po ako. Siyempre naman. Oh, guilty ako dyan. Lagi. Siyempre. Okay. Tinatago ko sa jacket, tapos dumakain na habang nagko-calls. Hindi po. What do you like the most in your company? Siguro, newbie friendly lang. Siyempre ano siya, newbie friendly. And then, yung environment niya so fun and solid talaga. Sa pagpapasahod, solid. Diversity. So may kita mo, visible na yan. So, diversity. Yes, yung diversity, ano man yung gender pronouns mo, it doesn't religion. Matter. Your religion, yes. San ka galing, anong race mo, anong kulay ng balat mo. It doesn't matter kung ano ka. As long as you can do the job, you're fit. You are very much welcome. The environment as well, the training period because it was fun. Sa tingin mo yung benefits ng pagtatrabaho sa call center industry? Wala ditong discrimination. So, lahat ng gender dito okay. Tapos, as a single mom, malaki yung benefits. Advantage nito is yung good compensation for me as well. So, napoprovide niya yung pangangailangan ko everyday. Pag end of shift mo na, well, no need ng Claygo. Kung clock out na, log out na. Salary. Kasi di ba pag sa mga government, talagang mag-start ka from the bottom. Pero dito, parang wala siyang inaanong graduate ka man or hindi. Same rate. Yes. Nagkakaroon. Nagiging more fluent ka sa English at saka nagiging more confident ka. Remembering, ano kaya yung pinakamahirap na interview question na sa tingin nyo ay natanong sa inyo nung nag-a-apply pa lang kayo? I think it's not a hard question. It's a funny question. What's your pet peeve? Because someone answer it as, I want to be an aunt. Is ignorance a bliss? Tell me something about yourself. Sabi ko, tambay lang. Na-try mo na bang mag-mirror selfie sa CR ng office nyo? Yes, of course. Always. Every day. Actually, meron. Oh my God! Siyempre. Mawala. Dane, pare. Dane. We don't play here, ka. Anong oras ang pasok? 6 a.m. till 3 p.m. 9 p.m. to 6 a.m. Meron ba kayong HMO benefit dyan? Meron, siyempre. Do you have dependents? Yes. Eligible. Ah, yeah. May dependent? Yes. Yes. With dependent? Automatic, yes. Ano yung ma-advise mo sa mga taong gustong mag-try sa BPO industry in general? Tuloy nyo lang. Try lang ng try until makapasa kayo sa initial interview and assessment and other qualification for BPO. Yan. Huwag lang kabahan kasi lahat naman na-aral with experience. Ganun. Mas makukuha nila yung mga kailangan gawin with experience. Be confident lang. Huwag kayong kabahan, like sa confidence. Yeah, confidence and sa mga assessment naman, super dali lang. Same lang with Janine. Saka huwag niyo isipin yung sahod, isipin niyo yung experience kasi yun. Makakuha rin kayo ng magandang kumpanya. Well, that's it for today's video and we do hope na maraming ulit kayong natutunan tungkol sa work life ng ating mga bayaning puyat. And also, if you have any other suggested topics or let's say bagay na gusto nyo pang mapag-usapan and kung saan pa kami pwedeng dumayo, drop your suggestions sa comment section below. Also, just don't forget to like, share, and subscribe to our official YouTube channel. See you on our next video!